Hey guys, this is D-Day and papunta na ako ng US Embassy in a while for my interview para sa application ko ng US Visa. Bali, yung in-applyin ko is B2, Tourism. And hopefully, ma-approve siya. But if not, okay lang din kasi mayroon naman ako alternative plan para sa next vacation ko. So, yun, still, mas maigi sana kung ma-approve siya. But if not, okay lang. Hindi naman siya ganun ka need talaga na ma-approve. Medyo kinakabahan ako, actually. Hindi lang medyo. Kinakabahan talaga ako for this. Kahit na alam mong okay lang na mag-fail, okay lang na ma-reject. But then again, nagbayad ka na ng almost 10,000. So, you really want to have your visa approved. Wala ako masyadong preparation, actually. Yun lang yung nag-fill out ng mga forms and all. Pero in terms of nag-practice, walang ganun. Kasi wala, feel ko lang na mas okay na wala akong idea or expectation or something like that. Para pag question sa akin, honestly yung sagot ko. And yun yung talagang alam ko na truthful na sagot. So, I'll let you know sa kung anong nangyari sa interview ko. Yun nga, sana ma-approve siya. And until my next video. Or, eto na nga. Eto na yung ano, eto na yung inaantay nyo. Eto na yung result ng interview. So, yun nga guys, good news. Na-approve yung application ko ng US Visa. And it was less than 10 minutes. Actually, the whole interview process was less than 10 minutes. Bale, 6 na questions lang yung tinanong sa akin ng consul, ng officer. And yung first question was, what's the purpose of your visit? So sabi ko lang, for tourism. And then sabi niya, what's your job in the Philippines? So yun, sinagot ko, I'm a full-time travel blogger. And yung follow-up question naman niya is, how do you earn from blogging? So yun, in-explain ko yung mga sources of income ko as a blogger, isa-isa. And then, sabi niya, if I own a website, so sinabi ko yung website ko, which is escapemanila.com. So visit nyo guys pag gusto nyo mag-travel. Marami akong travel guides and tips dun sa website na yun. And the next question was, syempre ito talaga yung ano, dito ako kabado kasi yung sa form binanggit doon, di ba, na have you been employed in the last 5 years, so dapat isulat mo doon yung mga previous mo na mga jobs, yung mga employers mo dapat isulat mo doon. This binanggit doon like 5 years lang, so pero nag-work kasi ako in Afghanistan for a US contracting company ng 12 or 13 years ago. So, syempre, hindi ko na sinulat doon. So, dito ako talaga kabado na alam ko naman talaga na meron silang record kasi meron akong letter of authorization from the US government to work in a US contracting company kasi kailangan yun. Hindi na kailangan kasi ng Afghan visa yung letter of authorization lang from the US government kung nag-work ka sa base ng American base. Tapos yun, doon ako kinabahan. Tapos yun nga, tinanong niya, have you ever worked with a US contracting, or ang phrasing niya was, so you have worked in a US contracting company before? So sabi ko, yeah, actually in 2010 I worked as an HR manager for a US contracting company, and since the form says only 5 years, so I did not include it, but yes, I did. So after noon, I don't know if it's related, pero kinausap niyo yung colleague niya. Tapos, I'm not sure kung yung case ko pinag-usapan niya ay totally ibang bagay kasi hindi mo maririnig yung conversation na nasa loob. So, yun, tingin-tingin din siya sa ano niya, sa computer niya, sa monitor niya. Tapos, yung last question niya was, how many days you're going to stay? Sabi ko, 15 days max. So, yun, tingin-tingin siya sa screen niya, and then sabi niya, okay, this is approved. Wait for 1 week to be for the passport to be released back to you. So yun guys, yun na, approved na siya, and I'm so excited kasi gusto ko talaga pumunta ng New York.
And sana lang, sana lang multiple entry yung bibigay. Kasi mas maganda kasi pag may US visa ka na mas madali kang pumunta ng ibang countries. Like there are countries guys na you can visit without applying for a visa kung may US visa ka na active and valid. So yun, sana multiple entry yung bibigay nila. So that's it for now. Kung nagbabala kayo na ano guys, yung total, yung whole process pala, dito pala ako nagstay sa Aero Hotel. So yun, ibibigay ko yung, ipapakita ko sa inyo yung inistayan ko na hotel. Malapit lang siya sa US Embassy. Tapos, umalis ako dito ng around 9:35. Tapos hindi kasi ako nagdala ng watch, hindi ko alam kung anong oras ako dumating doon. But yeah, enough actually. So hindi na ako pumila-pila kasi nga 10:30 yung ano ko, yung appointment ko. Yung pila na lang talaga is doon sa actual na interview, which was around siguro mga 20-30 minutes na pila din yun. Mga ganon. Or less, I don't know. Kasi hindi ako nagdala nga ng watch. Tapos, yun, bawal talaga yung mga electronics doon and everything. Sa window 29 pala ako na na-assign. And medyo kinabahan ako kasi yung prior to me na ano na deny yung visa application niya, so kinabahan ako. But then again, yun nga, as long as maging honest ka lang talaga sa mga sagot mo and truthful ka doon sa form, nilagay mo sa form, you should not have any problem kung yung intention mo talaga is mag-tour. But of course, there are instances talaga na hindi talaga para sa'yo, kahit na alam mong mag-tour ka lang talaga, pero pag hindi pa talaga para sa'yo, then hindi ganun talaga ang life. Tapos, yun lang, 11:30 nakabalik na ako dito sa hotel. Exactly 11:30, nandito na ako. And doing this video, tapos, pag may questions pala kayo guys, just let me know in the comment section below. And dito kayo mag-book sa hotel na inistayan ko. Mura lang siya and malinis. And malapit sa US Embassy. So, kahit na mga 45 minutes before your time ka pupunta, okay lang. Hindi ka malilate. So, yeah, good luck sa mga kung nagbabala kayo mag-apply ng visa for US. Good luck and God bless sa lahat. Bali guys, 2 nights pala ako nagstay doon sa hotel na inistayhan ko, and the next day ng umaga bumalik ako ng sa may US Embassy para ipakita din kung ano yung process na ginawa ko, kasi nga bawal yung cellphone, so hindi ako nakapagdala nung time ng interview ko. So yun, again, less than 10 minutes lang yung hotel to going to the US Embassy, and yung US Embassy and yung pila, and lakad lang ka lang from paglabas mo ng hotel, right, tapos tabi ka ng service road, tapos may ano yun, may path walk, tapos diretso lang yon hanggang marating mo itong overpass na malapit sa Dolomite Beach. So yan siya, lakad ka lang diyan, tapos yan, pagtingin mo sa baba makikita mo na yung mga pila, nandiyan na rin yung mga ale na magi-keep ng cellphone mo kung nadala mo siya. And yan yung Dolomite Beach. So, nag-side trip na rin ako kasi nga nasa tabi lang siya ng US Embassy. So, yun. First time ko din sa Dolomite Beach. And again, good luck sa mga mag-apply ng US visa.